Magandang araw, Pilipinas! Narito na ang mga balitang nakalap ng Alpha News Philippines. Inilunsad na ang COVID-19 marshal sa Puerto Princesa na inatasang mag-ikot sa lungsod bilang paghahanda sa new normal. May detalye ng report si Lynette de la Cruz. Zero COVID-19 case na ngayon ang Puerto Princesa. 12 na lang din ang naka-quarantine. Pero sa pagbabalik ng flights mula at papunta sa lungsod, inaasahan ng Incident Management Team laban sa COVID-19 na madadagdagan na naman ang kaso at mga iku-quarantine. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, nakikinita na ipatutupad na ang new normal bago magtapos ang taon. Ibig sabihin, bubuksan na ang ekonomiya, aalisin na ang mga quarantine label at wala nang travel restrictions. Ang ibig sabihin noon, walang nang quarantine, di ba? MGCQ, CCQ, ECQ, lahat yun may Q, yung Q quarantine. Mawawalan na yun. Wala nang quarantina sa buong Pilipinas. Maliban dyan, pag new normal na, wala nang travel restriction. Wala na, kanya-kanyang protocol na lang ang bawat LGU. Ano? Ngayon, masasabihin natin, hindi kami tatanggap kung walang PCR test. Pwede natin i-invoke yun. Katapusan ng taong 2022 o 2023 pa rin daw, maaaring magkaroon ng vaccine laban sa COVID. At bilang paghahanda sa new normal, inilunsad ang COVID-19 marshals. Ikakalat ang marshals sa lungsod. Trabaho nilang mag-observe, magbantay at manita. O tiyakin na mabibigyan ng tamang impormasyon at susunod ang publiko sa minimum health protocol, lalo't marami pa rin ang pasaway ngayon. Hahasain at sasanayin ng marshals hanggang sa makagawian ng mamamayan ang pagsusuot ng face shield, face mask, social distancing sa mga pampublikong lugar. Hindi natin kasi kayang pantayan ang bawat isa. Kung usap na susunod ang lahat ng mamamayan, makakaraos tayo sa problemang ito. Malalagpasan natin ito, mas maaga tayong makakabalik sa dati natin. Higit maayos yung takbo na minimiti natin kaunaran sa lungsod ng Puerto Princesa. Binubuo ng barangay-based at public facility-based ang COVID-19 marshals. Ang barangay-based ay pamamahalaan ng barangay officials na iikot sa nasasakupan nilang public facilities, kalsada o mga plaza. Ang public facility-based ay pangungunahan ng City Hall employees, uniformed services at volunteers sa mga mall, palengke at main thoroughfares. Kinakailangan na sumunod sa COVID marshals ang mamamayan. Kapag nanlaban naman ay sa katatawag ng uniformed personnel na maaaring magpataw ng kaukulang multa base sa Ordinance No. 1050. Ang hindi pagsusuot ng face mask ay may multang 300 pesos sa first offense, 500 pesos sa second offense, at 1,000 pesos sa third offense. Ang mga tatanggi naman sa medical procedures, mandatory quarantine ng taong may sintomas ng COVID-19, hindi pagsunod sa otoridad at magpapakita ng diskriminasyon at karahasan sa taong may COVID ay magmumulta ng 2,000 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos sa third offense. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na sinanay ang mga COVID marshals para walang masagasaang karapatang pantao. Halimbawa, may isang individual na nasaktan o kaya na-violate po yung kanyang karapatan talaga. Kanino po siya talaga exactly po o pwede pong lumapit at makasisiguro na mabibigyan po siya ng tama pong justice? Tama. Marami siyang pwedeng puntahan. Una-una, pwedeng ipabot sa aming chief operating officer, no? Si Mr. Alvin C. Pwede rin po sa akin o pwede rin po kay Mayor. O kung talaga gusto lang maging meron pang mas iba pang pwede puntahan. Meron tayong Commission on Human Rights na gusto nang sunod ng Pagkakasya. Nakikipag-untayan din po tayo doon. Aminado naman ang alkalde na walang katiyakan kung magiging epektibo ang COVID marshals, lalo na kung hindi makikipagtulungan ang mamamayan at posibleng unti-unting mabawasan ang mga volunteer sa paglipas ng mga araw. Ang lahat ng yan, hindi natin masasagot ng sigurado. Kasi ngayon lang kung mangyayari itong pagtatago ng COVID marshal. Ang alam ko, tayo lang ang gumawa nito. Sa ibang parte ng Pilipinas, siguro walang ganito.
ito'y mahalaga para paghandaan natin yung parating na hindi na natin maiwasan na new normal, yung opening ng ating ekonomiya sa buong bansa. Kaya naman daw ng Barangay San Isidro at Barangay Tagumpay na gawing pangmatagalan ang pagiging COVID marshal. Sa amin sa barangay, medyo marami rin po kami, nasa 20. Araw-araw po iba-iba. Kahatiin po natin siya. Merong MWF, merong TTH. Para naman po magampanan din ng bawat isa ang kanya-kanya pong trabaho. Natutuwa po ako na naging party kami dito sa inilaunch ni Mayor ng COVID-19 marshals. Dahil willing naman po kami para po sa kaligtasan ng aming barangay at saka buong puerto, sana po sa buong bansa na. Ngayong araw ay magsisimula na rin ang deployment ng COVID marshals. Paalala ng mga eksperto, tao ang kailangang mag-adjust sa COVID at kailangan nating sumunod sa protocols dahil buhay ng pamilya, kaibigan at mga taong nasa paligid natin ang nakasalalay. Lynette de la Cruz, Alpha News Philippines. Problema pa rin ng mga residente sa Barangay Taradungan sa bayan ng Rojas ang kanilang kalsada na mistulang basakan. Ayon naman sa provincial government, may pondo na raw na nakalaan para maisaayos ito. Pinagtutulungang hilahin ng mga kalalakihan ng isang jeep na na-stranded sa kalsadang mistulang basakan. Kuha ito ni Lani Kananghan sa Barangay Taradungan sa bayan ng Rojas. Kapag ganito kasing maulan, teribling putik ang kakaharapin ng mga biyahero. Sinubukan din itong tulungang hilahin ng isang van, backhoe at grader pero nabigo matapos na mas malubog lang ang gulong ng jeep sa putik. Sa lokal na pamahalaan ng bayan pero ilang taon na rin na hindi ito binibigyang pansin. Pero ayon sa provincial government, bahagi ng build program ng gobyerno ang kalsadang ito. Kaya kasama mo nito sa bibigyan ng solusyon at prioridad na mapaayos. Oh, producer rin, mga national highways kasi. Naapektuhan din umano ng nararanasang pandemya ng COVID-19 ang mga proyektong pang-imprastruktura. Lalo pa na nire-require pa rin ang mga manggagawa na sundin ang minimum health standards. Kasama yan eh, yung Central Dore, kasama yan sa PBB, build project. Okay po. Environmental lang, tagalang implementation. Hiling lang ng mga apektadong residente at mga biyahero na mabigyan na ito agad ng agarang aksyon, maging kasi ang kanyang mga produkto ay naisasakripisyo dahil sa problemang kalsada. Manatiling nakaantabay sa Alpha News Philippines Facebook page at YouTube channel para sa iba pang detalye ng mga balita. Ako po si Rex Ruta. Magandang araw.